Hi guys, so welcome back to Tranquil Pet TV. Okay, so ito naman isang napakagandang araw ngayon, ano? At kagaya ng nakikita nyo, bali again, naghahagpat na naman ako ng malunggay. So ang hagpat pala, normally ang hagpat is tinatanggal-tanggal tong bawat isa. So yun yung ginagawang ulam. So ang ginagawa ko lang, tinatanggal ko lang sila sa pinakang main branch kasi ang lalaki ng main branch niya. Ayun, oh. Ang lalaki. Tapos wala naman tayo ngayon mga bagong panganak na hamsters kaya hindi natin to kailangan. So hindi yan ngangat-ngatin ng mga mother hamsters natin. Para gawin kanilang pugad. So yun. So ganito lang, okay na to. Para hindi masyadong masasakop ng malunggay yung buong istasyon dahil limited space, okay? So ito, pag ganito lang siya kaliliit, mas madali lang siya makukonsume, tsaka hindi siya nag-o-occupy masyado ng space. So bakit tayo ng malunggay ngayon? Unang-una sa lahat, kasi today, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na panibagong kulay na lumabas. Yan. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung pinag-pair ko, bakit lumabas yung kulay na yon. So again guys, ito ha, hindi po talaga siyang lumabas na kulay sa hamster keep ko. Since ang mga inaalagaan ko naman talaga is mga light colors. So ang pinakang dark color na naalagaan natin dito is yung ipapakita ko sa inyo, yung female brown teddy bear hamster natin. So yun siya, brown siya. So mostly orange, white, gray, yan yung mga inaalagaan natin eh. Tapos ngayon, meron akong yellow hamster na male. Tapos meron akong brown. Yun lang yung mga parang somehow dark color natin dito, no? Tapos magugulat lang yan. Ito na yung last. So may papakita ko na sila sa inyo. So lilinisin lang natin to ng konti. Iiwan na lang natin tong ating mga hinagpat. Okay. So ngayon, ipopost ko muna at kita-kita tayo sa ilang saglit. And we're back! So again, kagaya na nakikita nyo ngayon guys. Yan. So nandito makikita natin yung iba-ibang kulay na nakita natin ngayon. So first time sa ating history, magkakaroon tayo ng black teddy bear hamster. Yes. First time po to sa history na magkakaroon tayo ng black teddy bear hamster. Yeah. So ngayon nakikita nyo guys, masyadong mataas yung faucet, yung bottle nung water bottle natin. So ito kasi ganitong kaliliit, ito ay 15 days old na. Ah, hindi pa siya 15, mga 12 days old. Yan. So hindi pa nila maabot ang ating water bottle. So ano ang ginagawa natin diyan? Dinadagdagan natin yan ng kusot para maabot nila. Yan. Nang sa ganun din ay makainom sila ng tubig. So hindi sila magiging problemado sa tubig. At makikita nyo, merong color black. Yan. So merong blue. Ito mga blue. Tapos meron tayong kagaya ng nanay nila, yung brown, dalawa. So dalawang blue, dalawang black, dalawang cream. Tapos So mostly talagang hindi ko sila yan, aalagaan natin sila. Yan. So nagugutom na yan sila. Alam na alam ko yan kasi naaamoy na nila yung ating malunggay. So ang malunggay po binibigay natin hindi lang dahil para makakain para sa mga bagong panganak o sa mga babies. Binibigay natin yan as vitamins nila, yung parang organic vitamins. Yan. So lahat yan, paborito nila yan. Wala po akong hamster na lumaki na hindi natin pinakain ng malunggay. So lahat po yan sila. Tapos yung mga mothers din, yung mga bagong panganak natin, yung mga mothers natin na nanganak, tapos hiniwalay na yung mga baby hamsters nila sa kanila. Since hindi natin kagad yun, hindi kagad natin sila binibreed uli, pinagpapahinga natin. So isa rin po ang malunggay para sa kanilang mga best
remedies or best ingredients din para makabalik sila sa dati nilang sizes. Woohoo! Yeah. Tapos, isa rin po sa mga magandang treat para sa kanila ay ito. Yan. So, ano po to? Bali, pag bumili po, ito po ay mga buto ng buto ng kalabasa. So, pag tayo po, pag si nanay may biniling kalabasa, kunin natin yung mga buto, tapos hugasan, tapos ibilad natin sa araw. Kasi paborito nila to. Yan. Paborito nila yan. So, mga tatlong ganito, okay na yan sa ating hamster. Yan. Parang treat natin yan sa kanila. Uli, kain na uli. Yan. Tapos, ito pa. Oh, baby, ito pa, uli. Uy. Uy. Ito pa, uli. Yan. So, yun po. Bali, natabunan lang yung isa dito. Paborito nila yan. So, meron tayong 8 pups. So, ito muna yung huli nating binirid na female. At talaga naman natutuwa ako sa lumabas na kulay. Parang, ang ano kasi niyan, pag nagbibreed tayo tapos may gusto tayong palabasin na kulay. Tapos, na-achieve natin. Parang nakakadagdag saan, parang nakaka-proud. So, yung mga itim, ito, nakakatuwa. Hindi ko pa sila kasi pwedeng hawakan eh. May papakita ko yan sila sa inyo. Hindi pa ako humahawak ng hamster pag ganitong mga kaliit. So, hinahayaan ko lang yan sila. So, ang gagawin ko dyan mamaya, bali ito, iaano ko yan, imo-move ko dito. Dapat pala, minove ko na kanina pa. Yan, tapos dito. Yan. Kasi ang gagawin ko, dadagdagan ko ng kusot dito mamaya. Para nang sa ganon, maabot nila yung tubig. Kasi yung mga ganitong kalaking baby hamsters, nag-i-start na yan silang uminom ng tubig. Yan. So, para hindi sila ma-dehydrate, para hindi sila mangyayat, kailangan maabot nila yung tubig. Yan. So, dadagdagan pa natin yung kanilang malunggay. Kasi madami sila eh. Yan. So, by the way, isa pang dagdag. Sa pag-aalaga na sa breeding natin, pag ganitong kaliliit pa yung hamster, normally, hindi pa po tayo naglilinis ng kanilang cage. Yes, hayaan pa natin yan silang lumaki na lumaki. Kasi maninibago po yan sila eh. Yan. So, hahayaan muna natin silang mga isang linggo pa bago na natin lilinisin yung kanilang hamster cage. So, ngayon, ang gagawin natin, bali, dadagdagan lang natin ng kusot ito. At bago natin dagdagan ng kusot, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinag-pair ko na hamster. Bakit may lumabas na ganito? Yan. So, again po, ang mama po nito, ang mama niya is yung yellow. Yes, yellow po yung mama niya. Bale, banded na white and yellow. Tapos yung papa naman nila, si Kurt, yung ating banded na gray at white and gray. So, yan siya lumabas. So, parang walang trace, ano? Okay. So, ngayon, ang anak niya ay may lumabas na blue. Tapos may lumabas din na black. Tapos may lumabas din na brown na kagaya niya, of course. May lumabas na cream. So, bakit yan yung lumabas? Ito po ang dahilan. Yan. So, ito po si QB. Yan. Ito po yung ating male. Ito po yung ating 6-month-old male. 6-month na ito. So, ipakita ko siya sa inyo nang mas malapitan. Hindi, labas na. Ah, yan. So, ipapakita ko siya sa inyo nang malapitan. Yan, ito po si QB, 6-month-old. Yan. Uy, may dumikit pa na ano. Yan. So, nag-i-start ng lumobo ang kanyang balahibo, no? Mas maganda to pag nag-1 year to. Talagang mataba siya. Ngayon, nag-start na siyang tumaba eh. Tapos, mag-start na rin maging, malago ang kanyang balahibo. So, teddy bear hamster po ito. Na may pagka-yellow po siya. Yan. Yan po.
Yan. Si QB naman ito, si QB. Yan. So, yun. Silang dalawa yung pinagpares ko. Tapos, ang may lumabas tayo na blue. Tapos, may lumabas tayo na black. Tapos, brown. At cream. So, dalawa-dalawa yun. Dalawang blue, dalawang black, dalawang cream, at dalawang brown. So, walo po yan. 2 times 4 equals 8. Ang galing-galing na sa mga. Yan. So, nakakatawa. So, siya po yung pinag-bear natin kay, ano, dito sa ating female hamster. So, ganito ang ba nagiging itsura pag teddy bear hamster po talaga inaalagaan natin. Lumalawak talaga at lumalago ang kani-kanilang mga balahibo. Yan. So, abangan natin siyang mas mag-bloom pag nag-one year old siya. Talaga, pag nag-one year old yan, lalaki at lalaki pa rin talaga yan. Yan. So, ina po na dito kay, ano, kay QB. So, yung guys, ito po yung, ano, baka gusto niyo po maglabas din ng ganitong kulay, i-try nyo lang po, i-try lang, hindi ko may bibigay na 100% guarantee na magiging ganito din yung kalalabasan. Yan. So, try nyo lang din po. Kasi ako, tinatry ko lang din eh. Pakainin na lang din natin siya ng buto ng kalabasa. Diba? Ayaw ah. Oh. Oh. Naninibago. Yun, napahiya ako dun ah. Sige, sige. And we're back, of course. At anyway, kanina, kinakain naman ni ano, kinain naman din kanina ni Cube, ano, ni QB yung ating binigay sa kanya na ano, buto ng kalabasa. And pinunan niya naman. So ngayon, ang ginagawa ko, dinadagdagan ko ng kusot para sa ganon maabot na ng mga baby hamsters yung kanilang bottle water. Yan. Yan. Okay. So ngayon, ang gusto ko ipakita sa inyo dahil nadagdagan na natin yung kusot, napakainan natin sila ng kanilang malunggay, at ngayon naman i-closer look naman natin yung mga binibida natin ngayong araw na to. Pagpasensya nyo na magulo. Yan. Okay. So ito sila. Yan. So meron tayong blue, may black, may magkakapatid ba itong mga to? Yan. So, nakakatawa. So, ito yung blue. Yan. Tapos, ito yung black. Yan. So, hindi ko mahintay kung ano yung magiging itsura ng mga male black na teddy bear hamster pagka sila ay lumaki na 1 year old. So, sana makita natin itong video na to after 1 year. So, today is March 5, 2021. So, after 1 year, makikita natin ito. Balikan natin itong video na to. Kung ano na magiging itsura nila. Kasi for sure, hindi ko ito sila ibibenta. Kasi ito yung ating first time na magkaroon tayo ng blue hamster at black hamster. By the way, ayan po, naabot na niya. Ayan po. So, yun po yung ano, yun po yung tiktik. Bali sa iba kong mga cage, may makikita kayo dalawang butas. So itong cage na to, for adult kasi to. Kaya hindi natin na ibibigay. Mataas ang butas nito. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, as remedyo, dinadagdagan natin yung kuso. Para sa ganun, yan o, nakakainom na sila. Yan. Focus. Yan. Yan. So nag-i-start na yan silang ano, uminom ng tubig. So makakainom na sila ng tubig. Oh, ang ating color black, ang color brown. Ito, color brown. Ito pag lumaki to, ganitong-ganito yan. Yan. Yan, so, kagaya sa nanay niya. Yan. Tapos ito pag lumaki, syempre cream yan. Tapos ito, yan, kagaya to ng nanay nila. Yan.
Tapos ang gusto kong makita pag lumaki itong black. Ayan. Tapos itong isa, blue to eh. Ayan, blue. Ayan, blue yan. Uy, ano ginagawa mo dyan? Uy, ano ginagawa mo dyan? Naliligo sa ano eh. Gustong gusto niya ng... Ayan. So ngayon, malakas confident na ako na kuhanan sila ng camera. Kasi sa stage na to, pag nakakalakad na, dilat na mata, so okay na yan sila na makuhanan ng camera. So hindi na sensitive si Mommy Hamster. Yan. So ayan po, tingnan nyo po, nakakainom na sila ng tubig. Yan. So ano na nila, na natututo na silang uminom ng tubig sa ating water bottle. Ano ba yung nanay na to? Ako gusto na itong makaano muna, makaalpas. Makulit ka eh. Yan. So pagka ito po, lumaki-laki pa sila, mga 1 month, bali start na po natin yan silang papakiramdaman na pwede nang ihiwalay sa kanilang nanay. Mga 1 month and 1 week, yan, pwede na silang ihiwalay. Para yung kanilang nanay ay makakapagpahinga din. Yan, para makakapagpahinga din sila. So, ito sila, oh. Yan sila. So, dalawa-dalawa. Dalawang itim, dalawang blue, dalawang brown, dalawang cream. Yan. So, bukod dyan sa malunggay, maglalagay din tayo ng food mix. Yan. Para sa kanila rin. Para masasanay na sila sa pagkain. Yan. So, yan. Abot na yan nila. At ako ang gagawin ko, siguro, mas, ang gagawin natin ay, dadagdagan pa natin yung kanilang kusot. Ito, ang cute. Ang epal naman itong mami, sa loob. Makuhanan ko ng video, mga anak eh. Yan. So, yun guys. Thank you very much. At hope we will see each other again. At patuloy po natin, please, patuloy po natin suportan ng Tranquilo Pet TV. At bigay tayo ng tips, sharing videos. Hindi naman po tayo madamot sa ganyan. At yung mga nagtatanong po sa atin sa mga comment section, pag ako po'y may time, nasasagot naman po natin yan. At kung wala naman po, bali, tsaka may mga interesting ako na mga tanong na kinukuha din. So, instead na sasagutin ko siya doon sa comment section, sasagutin ko na lang sa vlog para mas marami po ang makakakita o makakaalam na ating mga sagot. So, again po, yung mga sagot naman natin, yung mga sineshare natin dito sa Tranquilo Pet TV, ay hindi naman po natin kiniklaim na ito po yung pinakang the best o pinakang best practice. Hindi po. These are all my opinion. Yes, my own personal commentaries. Yan po. So, hindi po ako nagki-claim, hindi po ako, I'm not a veterinary professional, not medical expert, hindi lang po. Ayan. So, magaling lang po tayo mag-observe. Sa mga nag-aalaga po ng mga kahit anong alaga, pet, ang pinakamaganda pong gawin natin o i-develop na skills is yung observation natin. Hindi po observation hacky, ah. So, observation, yes, yung magiging pag-oobserba natin sa kanila. So, yun lang po yung masasabi ko. So, kagaya niyan, hanggang sa muli, muling kabayan sa banata, paalam!